Hello, magandang araw mga kababayan ko. Magandang araw. So, hindi ko na sana naman na ikukontento si Master Gala. Kasi nga, alam ko settled na to min eh. Pero may hirit pa siya kanina na marami din nag-forward sa akin nung video niya. Pero tingnan nga natin min. Hindi ko pa napapanood to. First time ko mapapanood to. Kaya napansin nyo, tinigilan ko na to. Total, di ba, nag-admit na din naman si Master Gala nung issues niya, 'di ba? At katanggap-tanggap naman yung ginawa niya na yon. Wala namang doon. So nagpahayag na naman siya dito. React lang tayo no. Kasi nabibilang tayo sa community kung saan nangyayari 'to eh. Panoorin natin. React lamang tayo at magpapasalamat muli kay Sir Ed Caluwag sa kanyang pagbigay ng mismong statement na nanggaling sa kanya or message at panoorin na natin. Ito, i-react lang natin guys. Ito po, disclaimer, itong video na to ay magre-react lamang tayo. Hindi ko pa siya totaling natapos kanina. Ang title nito sa YouTube niya ay Sana Mahanap Mo Dito Ang Sagot. Talagang nahanap ko na yung sagot. Nandito ako para makipagbati. Good. Yung nandito para makipag-away. At yung ang aawayin natin ngayon, charot. Hindi, wala naman tayong aawayin. Papaliwanag ko lang din yung side ko. Tungkol sa mga bashers din. Actually, hindi naman na kailangan pagtuunan ng pansin yung mga basher na yan. Normal naman yan. Yes. Hindi, tama naman yung sinabi ni Master Gala. Kasi pabiro na lang yung abnormal. Hindi yung pagkakaroon ng basher kasi normal naman yun. Kahit sino namang YouTuber, meron naman yan. Hindi naman nawawala talaga yan. Kahit ako, mas marami pa nga yata akong basher kaysa sa sumusuport sa akin. Hindi. Itong purpose lang nito, purpose, ay para lang po gusto kong makita nyo, okay, Ed, yung reaction ko dito at yung mga may sinabi din po kayo dito na para ma-explain ko din yung sa side ko. At hindi, last na po ito, promise po. Alam kong busy din kayo. At sinabi nyo nga open na kayo for collaboration. Wait lang po ah. Gusto ko lang ding linawin yung mga nagsasabi na hindi raw sincere yung aking paghingi ng tawad. Unang-una, ako lang pong nakakaalam sa sarili ko noon. At kung maniniwala kayo, yung iba dyan, na hindi ako sincere, it's okay kung huwag kayo maniwala. Pero ako, tao sa puso po ako na... Hindi, to be fair naman dito, nakita ko naman yun. Siguro may mga nasasabi lang siguro si Master Gala na feeling nyo hindi sincere. Kasi nga, may pinoprotektahan din siya ng... Alam nyo na, di ba? Parang ganito lang yan, men, ano? Parang ganito, kung i-relate ko sa sarili ko yan, naalala ko nung high school ako, pag may kagaguhan na nangyari nung sa school, syempre, tatanungin ka ng teacher mo, bakit mo ginawa yon? Alam naman natin sa sarili mo na we're sorry, pero syempre, magpapalusot ka ng konti. Hindi ko sinasabi nagpapalusot si Master Gala, ha? May mga sasabihin ka siguro na, syempre, unang-una, mahirap kasi yung ginawa ni Master Gala na yun, eh. Yung mag-admit siya na mali yung ginawa niya, mahirap yun. Kahit ako, mahihirapan ako ganun. Kasi lahat tayo, may pride tayo. At nakikita ko si Master Gala, mataas ang pride nito. Pero yung pag-admit na yun, mahirap yun. Pero para makompensate yung pag-admit niya siguro, may mga nasasabi siya mga bagay na diskarte niya. Na siguro sa pandinig natin o sa pandinig ng iba, eh hindi maganda. Pero, ginawa niya eh. Ibig sabihin, dahil ginawa niya yun, since hindi naman siya yung nanisipan ng lubusan, ano. May mga nasabi lang siyang ibang bagay na, ano, na, ay, ano yun eh, understandable yun eh. Sa isang ma-pride na tao. At nakikita ko naman si Master Gala, ma-pride to. May sasabihin talaga to na masakit sa tinga. Pero it doesn't mean na hindi sincere yun. Kasi kung hindi sincere yun, ilalaban niya pa yung pagkakamali na nagawa niya. At ina-admire ko yun, men. Walang problema dun. Alam niyo naman na napaka-prank akong tao na kung ano man yung mga nagawa kong pagkakamali, mga salita, kasabi na natin, nakasakit din tayo, na hindi ko naman po inintensyon, uulitin. Yes, I do understand naman. At meron din tayong sasagutin sa ilan sa mga
sinabi ni Sir Ed dito. Linawin ang isang issue na inilabas ni Master Gala patungkol sa akin. Na sinasabi niya na ayaw ko raw makipag-collab. Punto per punto po ay bibigyan ko ng linaw lahat. Eh, una, sino si Bernie? Si Sir Bernie po na palagi niyang binabanggit email sa message niya at dun sa kanyang video na inilabas, siya po yung may-ari ng school kung saan ako dating nagturo. Si Sir Bernie at si Mami Melda, mataas po ang respeto ko sa kanila dahil sila... Ah, wait lang po. Yun, tama. Si Sir Bernie kasi ay talagang ano yan, pamangkin ng lolo ko. May nun, yung may-ari ng school na yun, na dating pinasukan, dating po kasing pinagtrabahuhan ni Sir Ed Caluwag yung school sa amin. Pamangkin ng lolo. Di ba sabi mo tito mo? Pwede ano? Pwedeng uncle niya ano? Pagpamangkin ng lolo mo. Pagpamangkin ng lolo mo, pinsan ng nanay mo. O pwede. Pwedeng tito mo. Sa barangay sa amin, kamag-anak ko po yung si Tito Bernie. Ngayon, lagi ko siyang nababanggit para lang ba ma-recall or what. Miscommunication din ang nangyari. At pinuputol ni Master Gala yung sinasabi niya. Siguro may mga kinakat siya na okay lang yan, na hindi na dapat sabihin. Minsan ganyan din ako eh, pag may nasabi ako, kinakat ko yung iba. Kasi feeling ko baka mali yung maiparating na message, di ba? And even yung mga naging estudyante ko po sa kolehiyo de Immaculada Concepcion, ay mataas din ang respeto ko sa kanila dahil sila ngayon naging parte ako ng buhay nila. Bago sila naging abogado, doktor o kung anuman, dumaan po sila sa akin bilang advisor nila. So, yun po yung unang punto. Si Sir Bernie po at si Ma'am Imelda ay siyang may-ari ng eskwelahan kung saan ako nagturo. Para po sa kaalaman ng lahat, sila po yung mag-asawa na nagbigay sa akin ng opportunity na ma-practice ko ang aking profession na pinagtapusan ang pagiging guro. Hindi rin naman po kailangan ng banggitin ang pangalan ni Sir Bernie para makipag-collab siya sa akin or... Wait lang po ah. Oh, wait lang po, sir. Opo, tama po kayo. Hindi po talaga dapat banggitin na. Kaya nga lang po, yun nga sinabi ko na una ngayon is kaya ko lang naman binanggit din kasi nga proud din ako na ano eh, na connected kayo. Kumbaga ganun. So, ako naman... magti 3 years ago na po yun din na ako yung nag-comment sa inyo before at hindi nyo rin po napansin that time. Hindi ko lang sure kung nakapag-reply kayo dati dun po sa dating ano comment ko na yun. Napakatagal na po nun, hindi pa po lumalabas tong issue na to ngayon. Yun kasi ang ano, siguro tama naman yung sinasabi ni Master Gala. Ang problem kasi nun, ang interpretation noon ay ang interpretation nun ay sa mga manonood. Kasi palagi pagka pinakawalan mo kasi yung words mo. Katulad ako, madalas na nangyayari yan eh. Pag pinakawalan mo kasi yung words mo, hindi mo na pag-aari yan eh. Pag-aari ng mga viewers na yan. So kung anong interpretation nila doon, ang magagawa mo na lang mag-explain after. Kasi ang dating nga naman nun, Sir Master Gala, peace tayo ha. Ang dating kasi naman nun, parang oy, tinulungan ka ng tito ko na magkaroon ng trabaho. Parang ganun na, not exact words, pero ang dating sa amin as an audience, oy, tinulungan ka ng tito ko na magkaroon ng trabaho. Dapat ako tulungan. Tapos may cut ka bigla. Na dapat ako tulungan mo rin. Di ba, men? Yun kasi yung dating sa mga ano, sa mga nanonood. At saka yung issue ng matagal na yon. Hindi ano yun eh, for me, Sir Master Gala, hindi ano yun eh. Hindi siya justifiable na matagal na. Kasi nasa ere pa rin yan eh. Katulad ko, napanood ko yun recent lang. Hindi ko naman yan napanood noon pa. Siguro napanood ko dati yan noon, then napanood ko ngayon. Actually, doon sa mismong reaction video kasi, hindi naman ano yun eh, hindi naman vital yun eh. Yung I do admit sa akin yata nag-umpisa to. Nung nireact ako yung ano, yung video ni Master Gala na yon na may black lady. Pero hindi naman yun ang highlight ng video talaga eh. It so happened na napanood ni Ed Caluwag yun true sa akin.
na ginawa mo din dati. 'Di ba? Parang ngayon lang nag-catch up. Parang ganito 'yan, men, ano. Halimbawa, nagkaroon tayo ng issue 3 years ago. 'Di ba? May mga kinalat kang salita sa akin na hindi ko pa narinig kahit kailan. Tapos ngayon ko lang maririnig. 'Di ba? At least kahit paano, kailangan ko mag-catch up doon sa narinig ko sa iyo. Na ngayon ko lang narinig. O ang sabi mo daw dati, ano, may buni daw ako sa singit. Sabi mo, Master Gala, 3 years ago. Saan mo naman napulot yun, di ba? Insulto pa rin kasi sa akin yun. Kahit pa sabi mo, matagal na yun. Ngayon, sa pag-i-explain mo, matagal na yun, magkaaway pa kasi tayo noon. Saan kita maiintindihan ngayon? Ah, oo nga, magkaaway kasi tayo noon dati. Di ba? Pero, need ko pa rin malaman bakit mo nasabi yun sa akin dati. Nagigas niya ba ibig ko sabihin? Wala naman kasing expiration itong mga ganitong bagay eh. At yung ginawa ni Sir Master Gala dun sa ano, dun sa pagsabi na ano, medyo ano kasi talaga, parang ang dating dun, parang obligasyon ni Sir Ed Kalawag na i-collab ka dahil tinulungan siya ng tito mo. Parang ganun kasi yung dating. Alala sa akin na para i-collab ko siya, i-gamitin pa ang pangalan ng kanyang tiyuhin. Dahil una-una, hindi naman po kami talaga tumatanggi sa mga collaboration. Opo. Nagkataon lang po, meron mga panahon na siya ay nag-a-ask for collaboration. Nandun po kami sa punto na ginagawa pa po namin yung structural pattern ng aming channel. Kaya po, hindi po kami agad-agad makareply o makapagbigay ng komento sa kanilang mga kahilingan. Okay. So, miscommunication nga mga master. Number one, hindi naman po kailangan na pagitin pa ang pangalan ng ibang tao para lang makipag-collab sa akin. Yun nga po, kaya nga po binanggit ko siya dahil si Tito Bernie, kasi connected nga po kayo noon at proud nga din ako dahil bilang kamag-anak ko din siya ay baka nagbabakasakala ako na mapansin mo agad that time. Kaya lang ang nangyari nga po na miscommunication, hindi niyo din po ako siguro napansin sa aking call paghingi ng collab. Siguro ang hindi kasi ang nangyayari. Unawain ko si Master Gala, no. Siguro ang tingin niya hindi naman siguro sa influence nung tito niya. Parang sa bagay parang kasi ang dating ganito 'yan eh, no. Para magkaroon lang siguro feeling niya ano, para magkaroon ng tiwala sa kanya si Sir Ed Kalawag, magme-mention siya ng isang bagay. Parang ganito yan, ano? Halimbawa, huy, ano naman, pautang naman ako sa tindahan mo. Diyan lang ako nakatira. Friend ako ng nanay mo dati. Parang nami-mention lang siguro ni Master Gala na at least kahit pa paano maging panatag ka sa akin. Diba? Kasi ako yung, hindi naman siguro in a way ng panunumbat, no. Pero kasi ganoon kasi yung dating eh. Pag hindi alam yung ano, yung first time na maririnig yon, talagang panunumbat talaga ang dating. Pero kung ang may mga reason kasi na ganoon din, yung katulad ng example ko, no. Pautang naman ako isang sardinas. 'Di ba? Bago ka lang ba dito? Kasi ako kaibigan ako ng nanay mo dati, nangungutang din ako dati ng sardinas dito sa tindahan niyo. Parang gano'n, para magkaroon ng confidence na ano. Kaya lang, iba kasi talaga ang dating pagka gano'n. Pero inuulit ko, hindi naman kasi yun ang main issue nung, ano, nung video. Nagkataon lang na noon rin lang napakinggan ni Sir Ed Kalawag yun. Yung sinabi mo na yun. Sa inyo na hindi pa ako nagsisimula or hindi pa rin ako sa YouTube eh, that time. Kumbaga, nagko-call out pa lang ako sa ano ko no, sa lumang mga video ko. Yun nga yung sa Black Lady. Bukod pa po yung nag-comment po ako diyan sa ano nyo, yung bago lang. Respeto po para dun sa mga taong binanggit niya kay Sir Bernie. Magandang araw po kay Sir Bernie at yung respeto ko po sa inyo palaging nandito. Point number 2, yung wrong choice of words ni Master Gala. Una, sinabi niya na kung ayaw mo sa akin, mas ayaw ko sa iyo, na may diin. Nawag, dito sa point na to, parang sinasabi niya kasi na namimili kami o namimili ako ng iko-collab. Nakwento sa akin, Master Guy.
Secret. Basta may reason si Sir Ed Kalawag kung bakit hindi makipag-collab sa iyo eh. So yun yung ano. So anong mali doon sa sinabi ko? Pinlay niya yung ano, pinlay niya. Ba't kailang i-blurred yung mukha ko, men? 'Di ba? Kami, o namimili ako ng i-collab. Nakwento sa akin, Master Guy. Secret. Basta may reason si Sir Ed Kalawag kung bakit hindi makipag-collab sa iyo eh. It's true. Totoo 'yun. May reason si Sir. At ngayon pinapaliwanag na ni Sir Ed Kalawag 'yun. 'Di ba? Kasi nga yung regarding sa structure ng pagva-vlog niya, hindi pa na-establish. Alam nga naman ako magsabi no, hindi naman ako management ni Master Gala. Ay, ni Master Gala, ni Ed Kalawag, 'di ba? Hoy, alam mo ba kaya hindi kaya no, kasi ini-establish pa yung may mga technicalities kasi doon eh. Na ano eh, na mga bagay eh. Doon sa part na 'yon. Namimili kami o namimili ako ng i-collab. Oo. So parang hindi siya sure doon sa sinabi ni Sir. Hindi siya sure doon sa sinabi niya na 'yon. Hindi naman po talaga, hindi naman 'yun ang ibig ko sabihin doon eh. Doon sa part na ulitin nga natin. Yeah. Na kung ayaw mo sa akin, mas ayaw ko sa iyo. Oo, paulit-ulit ko pong sinabi 'yon sa vlog ko na paninindigan ko po 'yung sa personal na buhay ko. Kumbaga, 'yun po 'yung ugali ko na kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa iyo. Ganun po 'yung meaning ko. Ibig sabihin po kahit sino pong tao, kahit hindi po si Sir Ed Kalawag. Ganun po 'yung ano ko, 'yung ano ko sa sarili ko. Pero may tinukoy kami kung sino 'yon noong time na 'yon. Ano kasi eh, parang ako na pinipilit ko intindihin si Master Gala, pero the more he talks kasi ngayon parang ano min eh, I don't know ba, di ba? So, lagi ko lang po sinasabi, inuulit-ulit yun sa part po na yon na may diin noon. It's a point na to parang sinasabi. May diin po siya kasi nga po ako ay paninindigan ko yon sa sarili ko. Oo, Sir Ed. Hindi ako galit ha, baka ayun na naman, may magko-comment na naman. Ganto lang talaga ako magsalita. Kahit bulak. Medyo nauutal si Master Gala kasi nga parang ano, nagbimake siya ng way para alam mo yun, parang i-clear niya talaga yung sarili niya. Kahit na talagang ano, yeah, sa akin lang, talagang mali naman talaga yung ginawa mo, Sir Master Gala. Kasi parang may ano kaya yung ang sinasabi kasi ni Master Gala dito, paninindi kahit sa kaninong tao daw yun. Pero that time kasi ang pinatutungkulan ng video mo si Sir Ed Kalawag mismo, di ba? Si Sir Ed Kalawag mismo yung pinatutungkulan. Okay nyo ako. Nandito na ako sa Davao, na-adapt ko yung mga words din, yung mga tono ng pananalita. Hindi ako, ulitin ko, totoo lahat, sincere, at hindi ako plastic na tao at hindi din ako humihingi ng simpatsya sa kahit sino man na kampihan ako dahil alam kong may pagkakamali ako. Sir, ito ha, nung sinabi mo na hindi ka humihingi ng simpatsya, anong use, ba't nag-explain ka sa public? Hindi ka naman sa public may ano, may problem. Yung problem mo sa public sa pag-admit na fake yung video mo, ano na yun eh, lusot na yun eh, wala na tayong problema doon, di ba? Ito tungkol na lang kay Sir Ed to, ito'y dapat nasa private na lang to, kaya ka na-address ni Sir Ed sa public kasi sa public mo siya binira, di ba? Yung ganito, hindi na ito problem ng public eh. Pag private na yung misunderstanding at dinaan mo sa public, naghahanap ka ng sympathy noon. 'Di ba? Parang ang gusto mong mangyari, maintindihan ng tao yung kalagayan mo. And 'yun ay paghahanap ng simpatsya 'yon. 'Di ba? Tama ba ako o mali? 'Yun lang po. Pero regarding sa ano, okay na kami ni Sir Ed. Nag-aano lang ako dito, guys. Kagaya ng sinabi ko sa disclaimer kanina. Namimili kami. O namimili ako ng i-collab. Pangalawa, sinabi niya na akala ko matapang si Sir Ed. Yun nga, hindi naman po sana namimili kayo. Nagbase lang po ako dun sa comment ng
dun sa sinabi lang, yung pag, the way na pagkakasabi lang po ng content creator na, na nakakolab mo, kasi ikaw ay isang... Gusto niya makipag-collaborate kay Sir Ed Caluwag. Nakwento sa akin, Master Guy. Secret. Mas may reason si Sir Ed Caluwag kung bakit hindi makipag-collab sa iyo eh. Oh, may ito yung pinagbasihan mo. May sinabi ba ako diyan na reason? Wala din min eh. Kaya actually wala kang ano eh, wala kang karapatang magalit dito kasi hindi ko naman sinabi yung reason eh. 'Di ba? Ano reason ang sinabi ko dito? Wala naman. Kaya pala hindi makipag-collab sa Sir Ed, may reason pala. Kasi hindi sa akin pwede mang galing yung reason na yun. Diba? Technicalities yun doon sa channel ni Master Gala. Diba? Ay, ni Master Gala, ni ano, ano ba yan? Sir Ed Caluwag. Hindi naman sa iniisip ko namimili po kayo. So, baka mamaya na-misinterpret lang din. Tapos na. Actually, tapos naman na. Dahil okay na. Nagre-react lang ako ngayon dahil gusto ko ding maano yung ibang ano dito ni Sir Ed. O si Ed Caluwag. Duwag pala. Unang punto ng bakit mo sinabi yung sa salita niya na kung ayaw mo sa akin, ayaw ko din sa'yo. Ayan. Yun nga po, ang punto doon ay ayun yung aking paninindigan. Hindi lang po ikaw, Sir Ed. Hindi, sa sarili ko na po yun. Kumbaga, may binanggit po kasing ayaw. Itong dating ano, itong ano? Ayaw? May binanggit akong ayaw? Pinlay mo lang yung ano eh. Pinlay mo yung sinabi ko, diba? Dito tayo magkakatalo, Master Gala. Uulitin ko. From your video, ha? From your video. Ito yung pinlay mo na sinabi ko. Sa comment ng... dun sa sinabi lang, yung pag, the way na pagkakasabi lang po ng content creator na nakakolab mo, kasi ikaw ay isang... Gusto niya makipag-collaborate kay Sir Ed Caluwag. Nakwento sa akin, Master Guy. Secret. Mas may reason si Sir Ed Caluwag kung bakit hindi makipag-collab sa iyo eh. May reason si Sir Ed Caluwag kung bakit hindi makipag-collab sa iyo. May sinabi ba ako ayaw? Master Gala naman, 'di ba? I'm so sorry ha. I need na i-clear ito. Itong ano na to. Naglalagay ka ng word na hindi ko sinabi. May reason si ano si Sir Ed Caluwag na hindi ka i-collab. Anong ayaw doon? 'Di ba? Actually mas maganda sana hindi ka na lang nagsalita, min eh. Siya 'yung nag-play niya na ano, sinabi ko, may sinabi ba akong ayaw doon? Ulitin nga natin, ulitin natin. Namimili po. Basta may kasi ikaw ay isang... Gusto niya makipag-collaborate kay Sir Ed Caluwag. Nakwento sa akin, Master Guy. Secret. Mas may reason si Sir Ed Caluwag kung bakit hindi makipag-collab sa iyo eh. Hindi naman sa iniisip ko namimili po kayo. So baka mamaya na-misinterpret lang din. Tapos na. Actually tapos naman na, dahil okay na. Nagre-react lang ako ngayon dahil gusto ko ding maano yung ibang ano dito ni Sir Ed. O si Ed Caluwag, duwag pala. Unang punto. Inulit natin, wala ako sinabing ayaw. Diba? Sa salita niya na kung ayaw mo sa akin, ayaw ko din sa'yo. Ayan. Yun nga po, ang punto doon ay ayun yung aking paninindigan. Hindi lang po ikaw, Sir Ed. Hindi, sa sarili ko na po iyon. Kumbaga, may binanggit po kasing ayaw. Itong dating... Oh, ano, tamo? Sinungaling ka? Napakasinungaling mo. May binanggit ba akong ayaw? I'm so sorry, ha? Kapag ka ako yung sinasabihan ng mga bagay na hindi ko sinabi, di ba? Binawi ko pa nga yan, eh. Kasi ang pagkakaalam ko rin lang sa sinabi ko, may sinabi nga yata akong ayaw. Pero nung nireplay ko, wala pala ako sinabing ayaw. Diba? Kasi nung napanood ko yung reaction video mo, di umano, sinabi ko, huwag na tayo magbullshitan, ako yung tinutukoy nun.
Ako yung tinutukoy nun. Ang pinagbasa yung sinabi mo, ayaw. Diba? So, tumanim din sa isip ko na ayaw nga yata yung nasabi ko. Nung nireplay ko, wala pala ako sinabing ayaw. May sinabi ba akong ayaw? Ilang beses ko nireplay ha? Yung pinagbasihan niya. May reason kaya pala hindi ka ikulab ni Sir Ed. Kasi nung time na yon, napag-usapan naman talaga namin yung technicalities. That time. Pati yung pag-visit-visit sa cemetery, yung pinag-usapan namin ni Sir Ed Kalawag na pag-visit-visit sa cemetery, walang name mo. Walang name mo na nandun. Basta, ako, yung visit-visit sa cemetery, yung katulad ng ginagawa ng iba, wala namang name na minention mo eh. Nalaman ko yung technicalities nun tungkol sa doon sa ganyan. Yung management na ni Sir Ed Kalawag yung nagsabi sa akin. Kasi nga, total, nailabas na sa public, ano. May mga minimension kasi sa akin doon na yung common grounds nga, kailangan may interest both. Kasi na, parang ang pagkakaalam ko, gumawa na rin ng vlog si Sir Ed Kalawag before sa isang channel. Correct me if I'm wrong, Sir Ed Kalawag, ano. Yung nagre-react siya doon sa yung kinakain niyang chocolate ba? May ginawa kang vlog noon dati, Sir Ed Kalawag eh. Parang hindi kasi naging ano yon, hindi naging hindi yata nag-click dati. Kasi hindi naman talaga linya ni Sir Ed Kalawag yon. Hindi na utilize yung expertise niya sa paranormal that time. So nung time na yon ikaw daw di umano, ito ito to be honest, ito yung napakinggan ko doon sa management. Nung time na ikaw ay nagre-request na makipag-collab, 'di ba? Na-mention nila yan na ang ano mo nga daw, ang content mo ay pag-visit sa cemetery at hindi naman ghost hunting. Yun ang sinabi. May main reason sila. Kasi nga naman, if alimbawa mag-ghost hunting, magpupunta sa cemetery, eh sa paniniwala ni Sir Ed Kalawag, walang ano, wala namang ghost hunting na nangyayari. Bakit ako sasama? So may mga technicalities kasi doon. Gusto nilang mangyari, kada re-reakan ni Sir Ed Kalawag, magagamit or mayu-utilize yung expertise niya sa isang bagay. Hindi para mag-collab lang na, halimbawa mag-interviewhan lang na, oy sir, kamusta na kayo? Ano ang buhay niyo? Anong ganyan, di ba? Yun ang main reason. May technicalities. Ang pagkakasabi ko nga doon sa ano, legalities eh. Di ba? May legal, pero hindi pala legalities, technicalities ang ibig ko sabihin. Doon sa ano, yun ang reason. Pero hindi nang galing kay Sir Ed Kalawag, yung name mo. Nagkwento sa akin doon yung management nila kasi nga, inaayos nila kung sino yung pwedeng ikulab na mayu-utilize yung expertise ni Sir Ed. Kasi nung time na yon, ang alam nila, nagvi-visit ka lang sa cemetery yung mga puntod ng sikat. Mga ano, hindi dahil ayaw kang ikulab. Well, siguro kung sisimplihan na lang natin, ano, pwede mo rin naman ilusot yung word na ayaw. Diba? Kasi nga, hindi magagamit yung expertise ni Sir Ed Kalawag doon. Halimbawa, pupunta kayo sa isang sementeryo. Diba? Pupunta sa sementeryo, ito ay puntod ni Fernando Po Jr. O anong gagawin natin dito, men? Eh, nung time na, hindi pa naman alam ni Sir Ed Kalawag na nag-ghost hunting ka na rin. Diba? Yun yung technicalities na minimension, hindi dahil ayaw mo, dahil peke ka. Kasi parang nag-assume kami ni na sinabi mo doon sa video mo, ayaw mo ko i-collab dahil peke ako. Walang ganon. Kahit nga ako nung time ng kakulab ko yan si Sir Ed Kalawag, ang pagkakaalam ko talaga, legit ka talaga. Kasama kita sa nire-refer ko pagka halimbawa may magtatanong sa akin, sino na lang ba mga ghost hunters na legit ngayon? Kasama ka, until such time, kailan lang ba nangyari yan? Tapos na kami mag-collab nung nireakan ko yung video mo. Diba? Kaya it doesn't make sense kung sabihin mo na ang reason, fake ka. Pagka tinanggihan ka ni Sir Ed Kalawag na makipag-collab sa'yo. Yun kasi ang sinaksak mo sa utak mo, men eh. Na in-assume mo na kaya hindi ka ikukulab kasi fake ka. Kaya nga dapat nagpa-practice tayo ng due diligence dito eh. Sa mga sasabihin natin. Oh, granting ano, sinabi ganito. Granting ano, bibigyan kita ng scenario. Halimbawa, nasabi ko do sa vlog ko, kaya pala ayaw kang i-react ni Sir Ed Kalawag kasi fake ka. Diniretso ko halimbawa.
'di ba? Dapat first move, hindi mo muna agad-agad aawayin si Sir Ed Caluwag. Paano ko nag-imbento lang ako ng sinabi ko? 'Di ba? Parang gawin natin sa sarili, tayong dalawa na lang ang nag-uusap, Master Gala. 'Di ba? Tayo yung may narinig ako, sinabi mo daw na may buni ako sa puwet. Sorry, puro ganun na example ko, wala na akong isip eh. Or may sinabi mo daw, Master Gala, na ako ay may utang na hindi binayaran. Gamit na eh, no? Ano pa ba yung... Basta, may sinabi kang bad about me. Sabihin mo, sinabi mo nang rape ako. Kasi yan ang kumakalat. May kumakalat kaya na post. Di ba? Na nang rape daw ako. Nang rape ako. May nagsabi isang vlogger. Let's say si Sir Ed Caluwag. Bungo TV, kaya pala ayaw makipag-collab sa'yo si Master Gala kasi nang rape ka daw eh. Di ba? Ang una kong aawayin doon, kung may aawayin man ako, si Sir Ed Caluwag. Hindi ako didirekta sa'yo. Ano, Master Gala? Or kung halimbawa, kung gusto kong malaman ng totoo, PPM muna kita. Master Gala, ano yung pinagsasabi mo na ano, na nang rape ako? Ngayon, pag itinanggi mo, ang aawayin ko, si Sir Ed Caluwag na. Hindi naman pala totoo yung sinasabi mo eh. Diba, na sinabi ni Master Gala na nang rape daw ako eh. Diba? Kasi yung ito ha, ang isa sa dapat matutunan natin dito sa social media, yung due diligence na tinatawag. Ma-apply mo yan kahit sa pagpili ng kandidato, yung ire-research mo ba muna bago ka maggumawa ng move. Diba? Actually, marami nagsusumbong sa akin regarding sa mga ghost hunter na ito ay, oy, alam mo ba si Ganire? Hiningan ako niya ng pang ano. Kasi hindi kasi pwede yung kwento-kwento lang min eh. Hindi pwede yung kwento-kwento lang. O pwede, ganito sana ang ginawa mo. Diba? Ang ginawa mo, kinuha mo sana yung video. Kasi anong nangyayari, takot ka rin kasing i-mention yung name ko. Yes, no? Ano yung reason? 'Di ba? Kasi baka mapanood din ng ito, tingin ko lang naman ano. 'Di baka wag na lang, baka mukhang dumating. I'm so sorry ah, baka dumating kasi sobrang yabang ko eh. Pero napapansin ko kasi sa mga dinidibang ko, sila Kuya Redonski, yung mga confirmed na fake ghost hunters, takot silang ma-mention ang name ko. Alam mo yung reason kung bakit ano? Kasi pag na-mention yung name ko, lagi nilang dinadahilan, sisikat pa. Palaging ganyan min eh. 'Di ba? Kung kasinungalingan ang kinakalat ko, dapat hindi kayo natatakot na mentionin yung name ko. Or ganito na lang, deadmahin nyo ako. Total, ang sinasabi, lalo na si Donski sinasabi, garapata lang yan, ipis lang yan si Mascara. Diba? Garapata, ipis. Yan yung lagi sinasabi sa akin, man eh. O kundi kung gano'n, wag mo kong pansinin. Diba? Kaya nga nagiging effective si 88 na lumaban sa akin, sila Baby Boss Summer, kasi hindi ako pinapansin eh. Kasi once na pinansin nyo ko, maku-curious yung tao sa akin kung sino ako. At pag pinanood ako, lahat ng mga content ko dito, mapapanood din nila. Kasi yun ang nakikita ko reason. Pero hindi ko alam ha, babawiin ko na lang po yung sinabi ko na yung reason kung bakit hindi ako ma-mention ni Master Gala. Diba? Pero kung ang iisipin mo, Master Gala, mas maganda sana, pinlay mo na lang yung video ko. Ano to sinasabi nitong content creator na to, Sir Ed Caluwag, na meron daw ano, ang mangyayari si Sir Ed Caluwag yung gigisa sa akin. 'Di ba? At least meron kang wag kang mag-assume doon sa bagay na hindi mo narinig. Ako ha, hindi ako magmamatalino. Noon dati, ganyan din ako dati noon eh. Pag naunahan ako ng pikon, ng galit, ganyan ako sa'yo dati noon. Na pag may naririnig ako, kukumprontahin ko kagad yung nagsabi di umano. Then eventually, wala pala siyang sinabing ganon. Ibang term pala yung sinabi. Diba? Nangyari din sa akin yan, hindi ako perpekto. Nangyari din sa akin yan. However, dahil may experience na ako sa ganyan,
eh binabahagi ko din naman sa'yo. Diba? May binanggit po kasing ayaw. Itong dating ano, itong nakakulab nyo before na may mga dahilan niya kaya ayaw ni Ed Caluwag. Kasi ikaw ay isang... Gusto niya makipag-collaborate kay Sir Ed Caluwag. Nakwento sa akin, Master Guy. Secret. Mas may reason si Sir Ed Caluwag kung bakit hindi makipag-collab sa iyo eh. May ayaw bang na mention doon? Technicalities 'yan, ano, Sir Master Gala. Walang ayaw na mention diyan. May reason si Sir Ed Caluwag para ano na hindi ka i-collab. Hindi sinabing ayaw. Pero kung aanuhin natin ano, kung sisimplihan natin, pasok din naman yung ayaw. Kaya lang, ang bottom line dito, wala namang sinabing ayaw eh. May reason kung bakit hindi ka ikukulab. Diba? Yung po, yung word na yun na ayaw, wala po. Wala nga word na ayaw. Ilan? Hindi po ako galit sa inyo, Sir Ed, ha? Walang ayaw. Binibigyan po ng ilan, na ayaw sa inyo yan, maging ayaw. Hindi po. Sa sarili ko na po yung personal ko na ugali na kapag ayaw sa akin ng tao, ayaw ko rin sa kanya. Pero wala pong pangalan eh. Wala pong, kumbaga, nagkataon lang po na kayo yung binanggit nitong vlogger na ito. No! Sabi mo, walang ano? Walang pangalan na sinabi mo na kung ayaw mo. Ulitin nga natin yung ano? Yung vlog mo na yun. Na ano si Master Gala sa explanation niya. Wala daw siya minention na name. Ugali na kapag ayaw sa akin ng tao, ayaw ko rin sa kanya. Pero wala pong pangalan eh. Wala pong, kumbaga... Wala daw pangalan. O, i-replay nga natin yung sinabi mo. Nandito pa ba sa video mo yon, Sir Master Gala? Tanongin natin kung walang pangalan na sinabi. Uh-huh. Dito pa nga lang sa thumbnail mo, men eh. Oh. Kung makikita mo tong thumbnail mo dito, men... May araw na tinuturo ka eh. Ayaw niya sa akin, pues. O di ba? Sa thumbnail pa lang tayo, do sa mismong ano, sa mismong duwag ka pala Sir Ed Caluwag. Kala ko matapang ka na. Aaminin ko, it's not true. It's a fake. Ayaw raw makipag-collab sa akin. Ni Ed Caluwag. Okay lang naman din sa akin kung ayaw mo. Ayaw ko rin sa iyo. Eh, di ba? Mo. May tinutukoy kang pangalan min eh. Ayaw daw sa akin makipag-collab ni Ed Caluwag. Kung ayaw mo, ayaw ko rin sa'yo. May nag-fell apart itong ano mo, argument mo dito. Hindi kita inaano, nung una inuunawa kita. Pero kasi nag-i-spread ka ng ano ng words na walang nagsasabi min eh. Or hindi accurate yung sinasabi mo eh. I'm so sorry, Master Gala. Baka mamaya sumama na naman yung loob mo sa akin, ano? Kaya ako kasi nakomentan to kasi napiplay mo dito yung video ko din. Diba? Gusto ko rin, ano, malinawan din yung mga tao. O, hindi ako humingi na simpatsya, ha? Baka mamaya sabihin nyo, humingi akong simpatsya. nagkataon lang po na kayo yung vlogger na ito, eh. Hindi po kami umaayaw sa sino mang gustong makipag-collab. Nakwento sa akin, oh. Master Guy. Mas may reason si Sir Ed Caluwag kung bakit hindi... No, did I mention ba na ayaw? May reason! Kung bakit ano? Kung bakit hindi makipag-collab sa'yo? May reason. Totoo namang may reason. Totoo ba o meron? Ay, meron ba o wala? May reason ba? Kaya nga sasabihin ni Sir Ed Caluwag yung reason eh. Diba? Actually, nasagot na nga yata kanina dahil doon sa structure nung ano... nung management nila or nung direction ng pagbablog niya. May reason naman talaga. Anong mali dito sa sinabi ko? Ikaw yung mali nga eh. Sinabi mo, ang sabi ko may ayaw daw. Saan yun yung word na ayaw? Tinan mo ha, ulitin nga natin. Nagkataon lang po na kayo yung nanggit nitong vlogger na ito eh. Hindi po kami umaayaw sa sino mang Hindi umaayaw. Nakwento sa akin, Master Guy. Mas may reason si Sir Ed Caluwag kung bakit hindi makipag-collab sa iyo eh. May ayaw ba doon? Tama. Again, uulitin ko po.
nasa punto po kami na inaayos po namin. Ito yung reason kung bakit hindi makipag-vlog sa'yo. Napansin nyo naman po siguro na meron naman kami video na nakipag-collab na po ako sa dalawang adventurer. Doon sa aming video na yun. Mm-hmm. So nakita po, napanood naman po siguro ninyo na binigay namin yung aming best para magawa nila yung content. At the same time, ako po yung content ko na wala pong naaapakan na both ay beneficial. At iyon po sana yung gusto namin mangyari. Doon pa maganda yan, Sir Ed. Wait lang. Maganda po yan. Talagang pag nakikipag-collab tayo, wala tayong inaapakan na tao. Oh, pero ako, lilinawin ko lang po. Inapakan mo na nga si Sir Ed eh. Sabi pagiging defensive, wala po kong inapakang tao. Si Sir Ed Kalawag lang. Sa aking pakikipag-collab o pag-aaya, pangit po talaga yung ganun. Inapakan mo na nga Ed. Sinabihan mo na nga duwag. Master gala naman. Hindi kasi ito yun ano. Pag kasi nangyayari, ayoko na lang magsalita. Ang ground ay yung ghost hunting o yung spirit questing. Pero ito ha, paprangkahin ko po kayo, Sir Ed, kung feeling niyo po na apakan ko kayo or ano, humihingi po ako uli ng pasensya. Di ba? Nag-a-admit ka rin naman pala. Di ba? Huwag kang magsasabi na ano min. Di ba? Yung tungkol naman po doon sa pagsabi niya sa akin na duwag ako, ano ba yung sukatan ng tapang? Kung ang sukatan po natin ng tapang ay yung pagtingin. Alam mo, the best nito kasi hindi na din dapat nagsalita si Master Galay. Pero sa kagustuhan niya na siya yung nasa ibabaw ng situation. Di ba? Sometimes kasi, ano eh, i-leave na natin yung mga bagay na ayos na. Di ba? Unang, patunay na makakita ng multo sa isang haunted places. 9 years old pa lang po ako. Yung hinahanap ng mga ghost hunter na black lady, white lady, multo o kung ano-ano pa man, engkanto, kasalamuha ko na po yan. Hanggang sa ngayon, daily lives ko po, nakikita ko po sila. So kung iyon ba yung sukatan at tapang na sinasabi, dahil ayaw ko daw makipag-collab. Ibig sabihin, ayaw ko ba makapag-collab dahil duwag ako, hindi ko kaya pumasok sa isang haunted place? Ay, hindi. Well, 1994 pa po ako nagsimula sa ganitong larangan. While I was in college, ginagawa ko na po ito. So kung duwag pala ako, 1994 pa pala ako duwag. Wala pong ibang makakatapat sa inyo, Sir Ed. Doon sa sinabi ninyo na 1994 pa kayo, kasi nga po, meron kayong sariling... Walang makakatapat eh, sinasabi nga nila Kuya Red. At Donski, bobo daw yan eh. Oh, bobo or tanga pala, tanga. Diba? Tanga. Ay, ako pala sinabi ng 10 times. 2 times lang daw na tanga si Sir Ed Kalawag. Ako yung 10 times. Kumbaga, na experience sa buhay ninyo na talagang out of this world. Kumbaga, nakita nyo na lahat na hindi ko sure kung lahat ba talaga, pero experience nyo na po yan. So, ginagalang natin yan. Ang point ko dito, kaya ko po nasabing duwag, plain eh, pero hindi po yun ang meaning ko, Sir Ed. Ang ibig kong kinakat niya eh. Talaga doon is, you can email me. May binanggit po ako doon sa una kong video. Or, you can, pwede kayong mag-comment sa akin agad that time. Siguro ngayon nga, hindi niya obligation yun, man. Hindi niya obligation yun. Kasi ikaw yung nagre-request eh. So, pag dinecline yung request mo, duwag. At wala naman sinasabi against you eh. Di ba? Ko nga nabasa kasi nga 3 days ago yung post, 2 days ago po kayo nag-comment. So hindi ko din po talaga nabasa. Yun po. Hindi po ako galit. Inaano ko lang, pinapaliwanag ko lang dito. May lapse dito, ka basa talaga. Basa dito sa video na sinabi nyo po. May mga nagbasa din akong comment eh, wala ka sa kalingkingan ni Sir Ed. Oo naman, sino ba naman ako? Sino ba naman si Master Gala na explorer lang naman kaya nga gala? Eh? Iba naman po yung kay Sir Ed. Totally, kaiba talaga kami ng... struggle siya mag-explain. Din, pero ako kasi abnormal. Hindi guys, alamin natin sa buong video kung bakit. 1994 pa pala ako duwag. Point number 3, tungkol naman po ito doon sa sinasabi na narinig sa isang content creator.
Oh, yan. Na kung saan kinikritasize yung kanyang isang video na mayroong mga paid na multo o black lady. At sinabi daw po ng content creator na kaya pala ayaw makipag-collab sa'yo ni Sir Ed Caluwag. As I recall, pinanood ko rin po yung video na yon at wala naman pong sinabing directly na dahilan. Yung wala nga. Creator na wala naman po. Sinabi ko kung bakit ayaw kong makipag-collab sa kanya. Mm-hmm. Secret. Basta may reason si Sir Ed Caluwag kung bakit hindi makipag-collab sa'yo eh. May reason nga. At na-explain ni Sir Ed Caluwag yung reason. So, ano yung mali niyan? Secret. Wala po eh. Parang nag-assume agad o nagbigay kagad siya ng dahilan na pang sarili niya. Secret. Na yun yung totoong reason. Hindi po. Hindi po. Nagkakamali po kayo dyan. Hindi po ako nag-assure sa sarili ko. No, nag-assume ka. Sinabi mo, may namin siya, hahanapin ko ha. Sinabi mo, Master Gala, na dahil ba, ano, peke ako? Or ano, dali, hahanapin ko yon. Hahanapin ko yon, men. Di ba? E de, patapusin muna natin yung, ano, yung sinabi ni Master Gala. Nung ako tumanggap ng pagkakamali, sinabi ko naman po yan. Pero ito ha, hindi po dahil na nag-comment ako dito or nagpapaliwanag na sa ito ay magkaaway po tayo uli, Sir Ed. Hindi po. Nagpapaliwanag lang ako, base lang po dito. Pero okay na tayo. Tapos na tayo ngayon eh. Okay na tayo eh. Kumbaga, dito lang sa sinabi niyo dito is ganito kasi pagkakasabi nitong content creator na nakapag niyo po. Sabi niya, ako daw ay maraming kaya ayaw ano, basta pinigilan. O, kata mo? Hindi mo rin alam yung sinabi ko, min eh. Yung bibig niya nung magsalita. Nakwento sa akin, Master Guy. So naisip ko na marami pa talagang kayong napag-usapan. Baka mamaya pinag-usapan niya or what or... No, tamo, kinakat mo yung sinasabi mo, men eh. Nag-assume ka, baka sabi mo, baka napag-usapan mo. Kinokontra mo yung sinabi mo. Ang sinabi mo, ganito sinabi ni Sir Ed Caluwag. Nag-assume ka. Oh, yun ang sinabi ni ano? O nagbigay ka agad siya ng dahilan. O nagbigay ka agad ng dahilan. Secret. Na yun yung totoong reason kung ba't ayaw ko makipag-collab. Hindi po. Hindi po. Nagkakamali po kayo dyan. Hindi po ako nag-assure sa sarili ko. Hindi daw siya nag-assure sa sarili niya. O, ibig sabihin, hindi siya nag-assume. Pero nag-assume kami. Documented yung ano, i-play natin yung ano, yung sinabi mo doon na. Wait lang. Kunin ko lang yung clip. Ah, Sir Master Gala ha, dito sa video mo na to, gumawa ako ng fake content and Caluwag ayaw daw sa collab. Ito ay 4 days ago na pinublish mo. Christmas. Diba? So, piplay natin to mga men. Sa timestamp na 8 minutes, sakto. Ito yung sinabi mo. Kung mapapanood mo man itong Sir Ed Caluwag, I'm sure nanonood ka ng mga video ko, kaya... Nagkaroon ka ng idea na ayaw mo sa akin. Baka iniisip mo mga fake yung iba. Siguro. Di ba? Nagkaroon ng idea na ayaw mo sa akin na iniisip mo baka fake yung iba. Nag-assume ka. Di ba? In-assume mo kaya ayaw sa'yo. Ako, hindi ko pala bukas yung ilaw ko. Nag-assume ka na kaya ayaw sa'yo kasi fake ang video mo. Nag-assume ka. Di ba? Huwag mo sasabihin na hindi ka nag-assume. Kung mapapanood mo man itong Sir Ed Caluwag, I'm sure nanonood ka ng mga video ko, kaya nagkaroon ka ng idea na... Nagkaroon ka ng idea na ayaw mo sa akin, baka iniisip mo, fake yung iba. Diba? Nag-assume ka. Huwag mo sasabihin na hindi ka nag-assume. Kasi dito papasok yung hindi mo pa nga alam yung reason eh. Nag-isip ka kagad na yun eh. Di ba, men? Kaya ako, if ever man, ano, willing ako magharap tayong dalawa. Harap ka sa akin. Okay lang naman kung hindi. Pero, lahat ito, hindi kasi ako dadaldal ng ano eh, ng hindi ako sigurado eh. Ako, ako tumanggap ng pagkakamali. Sinabi ko naman po yan. Pero ito ha, hindi po dahil na nag-comment ako dito or nagpapaliwanag na sa ito ay magkaaway po tayo uli, Sir Ed. Hindi po. Nagpapaliwanag lang ako, base lang po dito. Pero okay na tayo. Tapos na tayo ngayon eh. Okay na tayo eh. Kumbaga, dito lang sa sinabi niyo dito is ganito kasi pagkakasabi nitong content creator na nakakolab niyo po. Sabi niya, ako daw ay maraming
kaya ayaw ano, basta pinigilan niya po yung bibig niya nung magsalita. Nakwento sa akin, Master Guy. So naisip ko na marami pa talagang kayong napag-usapan. Baka mamaya... Katulad yan, nag-a-assume ka na naman uli. Diba? Nag-a-assume ka na naman uli. Ang nakausap ko regarding sa'yo, yung management niya. At yung dahilan ng management niya ay walang kinalaman dun sa pagkapeke ng video mo. Kasi iba ang... Hindi kasi mayu-utilize daw ni Sir Ed Caluwag yung expertise niya doon sa alam nila na content mo. Kasi ang alam lang naman nilang content mo nung during that time daw exploration sa cementerio, hindi naman talaga ghost hunting . Yung puntod ng mga sikat. 'Di ba? So wala po . Nag-assume aglan yung content creator na sinabi ko kung bakit ayaw kong makipag-collab sa kanya. So wala po . O wala naman po talaga. Wala din naman po ako sinabi . Pero yung wala... Hindi, may sinabi ka! 3 days in upload. Sinabi mo na baka inisip mo peke yung ano, ganyan-ganyan, di ba? Sinabi mo, min, ano ba? Kaya minsan kasi okay na to, min, ano ba? Okay na tong issue na to . Bakit kailangan buhayin mo for the sake na kailangan lumitaw na ikaw yung nasa ibabaw, min? Di ba? May sinabi ka na nag-assume ka talaga na ang sabi mo baka kasi iniisip mo fake kaya ayaw mo sa akin. Ulitin nga natin yon. Ayan . O baka alam ko mo man itong Sir Ed Caluwag. Sabi mo dito . Nag-upload ka ng mga video ko kaya nagkaroon ka ng idea na ayaw mo sa akin. Baka iniisip mo mga fake yung iba. Ayan . Nag-assume ka. Diba? This kayo, 2 days ago kayo nakapag-reply, ganun po, yun po yung point doon, pero parang nag-assume agad o nagbigay kagad siya ng dahilan na pang sarili niya, na yun yung totoong reason kung bakit ayaw ko makipag-collab. Wherein, pwede naman po sana, ano po, ano po yung reason? Sinabi mo, ano? Iniisip niyo po Sir Ed. Iniisip si Sir Ed Caluwag kung bakit. May reason si Sir Ed Caluwag kung bakit hindi. Sinabi na ni Sir Ed Caluwag yung reason. Dahil doon sa structure ng ano nila. Ano ba, Master Gala? Ano ba? Bakit hindi makipag-collab? Parang ang nangyayari dito, ina-antagonize mo yung sinasabi ni Sir Ed Caluwag mismo . Diba? Ina-antagonize mo yung sinasabi ni Sir Ed Caluwag. Palihim mo siyang inaano . Ito yung message na pinaparating mo sa akin dito sa video na to. No offense sa'yo. Pero kasi ang nangyayari dito, nakikipagbati ka pero at the same time, dumadali ka ng uppercut . Yun ang dating sa akin . Don't know ako, may perfect reason ka dito, men. Curious lang ako . Ano po yung reason na yun? Pero sinabi na nga sa'yo, di ba, yung structure ng nung pagbablog nila at mamaya sasabihin din yan. Huwag na natin itong anuhin. Parang katulad niyan katulad niya, nagdududa ka pa rin. Gusto mo mag-lie detector test tayo? Sino nga lang ang gagastos, di ba? Para malaman talaga kung sino ang nagsasabi ng totoo. I-lie detector niya yung Sir Ed Caluwag. Para ma-assure mo. Di ba, min? Ano ba yan? May pagdududa ka pa rin, min . Sinabi na nga sa'yo yung totoo . Unang-una, Paano mo ma-invalidate yung sinabi ni Sir Ed Caluwag? Maikukontra mo ba yan doon sa sinabi ko? Di ba, min? Hindi naman contradicting ang sinabi namin. Dalawa . Sinabi ko doon, may reason kung bakit hindi ka i-collab. Di ba? Mahina maintindihin yon. At ngayon, sinasabi na ni Sir Ed Caluwag kung ano yung reason na yon. Pambihira. Sir Ed, magko-comment dyan for sure, sasabihin, okay na pala, bakit ka nagre-react? Reaction nga, di ba? Reaction nga . Well, tama, pag siya pwede mag-react, pag iba, pinakikialam ng buhay naman buhay. Yun nga. Message sa amin, para kami na mismo yung actual na nagpaliwanag sa kanya. Correct. Tama naman . Siya dyan. Yun nga, wala naman akong ibang sinabi. At kung papanoorin nyo na malinaw yung video, malinaw naman yung mga pinagsasabi ko doon.
tungkol nga sa personal ko nga, kung ayaw nga sa akin isang tao, yun lang naman. Hindi, hindi ayaw sa isang tao, tinukoy mo mismo eh, si Sir Ed Kaluwag mismo eh. Binabago ni Master Galay, ulitin nga natin men, di ba? Talaga bang kung ayaw sa isang tao, binabago mo yung mga words na sinasabi men eh. Di ba, hindi naman kita inaaway, pero kailangan kong i-correct yung mga bagay na sinasabi mo dito. O ulitin natin to ha. Kala ko matapang kayo na, aaminin ko, it's not true. It's a fake. Kaya ayaw raw makipag-collab sa akin ni Ed Kaluwag. Okay lang naman din sa akin kung ayaw mo. Ayaw ko rin sa'yo. Diba? Tinukoy mo men eh. Hindi mo naman sinabi niya na kung ayaw sa akin ng tao, ayaw ko rin sa kanila. Walang ganun eh. Specific na tinukoy mo si Sir Ed Kaluwag. Tapos ang sasabihin mo dito, ito. At nagbasa. At kung papanoorin nyo ng malinaw yung video, malinaw naman yung mga pinagsasabi ko doon. Malinaw sinasabi mo. Tungkol nga sa personal ko nga, kung ayaw nga sa akin ng isang tao, yun. Ayaw sa akin ng isang tao. Ayaw naman. Hindi. Kung ayaw sa'yo ni Sir Ed Kaluwag, yun ang sinabi mo. At nagbasa lang ako doon sa sinabi ng content creator na yun. Pwede naman po yun. Open naman po kami for discussion. Wala naman pong problema sa aming team. Yung reason po kung bakit ayaw ko dun sa... No, yan na yung reason na hinihintay mo. Actually, ito naman po yung actual words na nabitawan ko or maaaring nabanggit ko dun sa content creator. Ayaw ko po sa isang sementeryo kasi sa tagal-tagal ko na po sa ginagawa ko, ayaw ko yung mga cemetery visit kasi wala naman po... hindi naman ganun kadalas na may... Oo, totoo to. Nabanggit sa akin to. Totoo to. Pero walang minimension na name mo. I swear. Walang minimension na name mo. Ma-captured ka o mayroon ka... Ang nag-mention sa akin ng name mo, yung management nila. Diniscuss sa akin yung technicalities. Nung pagko-collab namin. Kasi, alam mo men, hindi basta-basta... Si Sir Ed Kaluwag kasi, may name ito sa mainstream media. Hindi basta-bastang pumunta ka doon kung ano yung trip na pag-usapan namin, ay yun ang pag-uusapan namin. May mga ano yan eh, may mga... Katulad nito, no? Pwede ko ba i-mention to, sir? Wag na, magkakaroon lang na issue eh. Katulad nito, hindi, papahapyawan ko lang kayo, ano? Wag na lang. Baka magkamali kasi ako eh. Alam ko kasi yung ano, yung technicalities, 'di ba? Ng kalagayan ni Sir Ed Kaluwag. Pwede kasi halimbawa kung susundin lang ni Sir Ed Kaluwag yung ano, yung mga gusto kong reakan niya. 'Di ba? Maaring maka-apekto 'yon sa relationship ng mainstream media. Ng relationship niya sa mainstream media. Kaya minake sure namin, 'di ba, dahil doon sa technicalities na 'yon, wala kaming masasagi. Doon lang kami doon sa main purpose ng pag-collab namin, 'di ba? Patunayan niya sa akin na totoo 'yung ginagawa niya at ako din naman hihingi sa kanya ng opinion tungkol doon sa linya ng pagbablog ko. 'Yun. Walang ano doon, walang kasi nagdududa pa rin si Master Galamin eh. Doon sa napag-usapan namin eh. Mag-manifest dito sa loob ng sementeryo. Kasi sa pagkakaalam ko, lahat ng nakalagay dito ay mga katawan lang. So unless na isang... Opo, tama po kayo dyan, Sir Ed. Pero hindi natin papasinungalingan ng Biblia na... Ito, sasabihin, madami na naman yung Biblia. Meron po kasing nakalagay dun sa Bible na... may mga espiritu sa mga libingan, ilalagay ko dyan sa screen. So, ako po iba naman po yung paniniwala nyo rin doon, regarding doon. Hindi, ang tinutukoy kasi dito, ano eh, devil's men eh. Diba? Ang tinutukoy naman ni Sir Ed Kaluwag, yung kaluluwa. Nagigets mo? Yung typical na kaluluwa na yung mga nilibing doon, kaya i-specify nga ni Sir Ed Kaluwag yan, devil kasi na kahit saan naman meron yan eh. Yung demonyo na yan, pwedeng kahit sa ano, sa eskwelahan meron yan, or kahit saan. Ang tinutukoy dito, pakinggan natin sinasabi ni Sir Ed Kaluwag,
Kita mo hindi iniintindi ni Master Gala yung ano. Nakalagay dito sa Matthew 8:28. 'Di ba? And when he was come to the other side into the country of Gergesene, there met him to possess with devils coming out of the tombs. Ano yung lumalabas sa ano? Demonyo 'yon. Hindi naman yun ba yung kaluluwa? Yun ba yung ghost nung namatay sa tomb? Hindi! Demonyo yun! Kasi kung papakinggan mo yung explanation ni Sir Ed Kaluwag dito, ang tinutukoy dito yung mga namatay. Diba? Hindi contradicting ito doon sa Bible na minention mo. Actually, kung gusto mo magpaka-biblical tayo dito, ha? Walang masasaktan dito kasi hinugot ni Master Gala yung sa Bible, eh. Ah, ito yung mababasa natin ano. Dito sa ano sa Hob 7 nakalagay Hob 7 Gis. Nakalagay dito. Tulad ng ulap na mapapadpad at naglalaho, kapag namatay ang tao, di na siya makakabalik sa mundo. Hindi na siya makakauwi kailanman. Mga kakilala niya siya ay malilimutan. O, sinasabi dito, pag na-deads ka daw, hindi ka na makakabalik sa mundo. O eh, bakit ito? Hindi nyo pinagbabatayan tong mga ghost hunters kayo. Kasi pag may nagsalitang ghost hunter tungkol sa Bible, marami akong ibabala sa inyo min eh. Diba? O, isa pa ito, no? Isa pa itong talata na to. Ayon sa Deuteronomio 18:10-11. O, sino man sa inyo wag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Oh, pati nga yung best friend mo na si Sir J. Kustura, bawal din ang ginagawa. Eh, bakit yan? Hindi mo pinagbabatayan ng Bible tungkol sa ginagawa niya. Di ba? Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Oh, bawal pala yan, Mini. Yung makipag-communicate ka sa ano? Sa dead? Bawal yun. Eh bakit ginagawa nyo yon? At bakit namimili ka ng ano? Ng talata na ano? Na kailangang sundin. Di ba, men? Oh, may mga nagsabi, eh kung hindi pala patay yan, ano? Kung hindi pala patay, eh bakit nakakasagot ika ng tanong? Di ba? Ba't nakakasagot daw ika ng tanong? O, ayon sa Bible kasi, ito yung mababasa natin sa Ecclesiastes 9:5. Ang sabi sa Ecclesiastes 9:5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y nangamatay. Diba? Ngunit hindi nalalaman ng mga patay ang anumang bagay ni mayroon pa silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila'y nakalimutan. Wala na palang memory sa mga patay eh. Biblically speaking to, ha? Eh bakit nakakasagot yung ano, mga devil yon? Kasi gawain talaga ng devil magpanggap. 'Di ba? Kahit nga anghel nagpapanggap na anghel ang ano eh, ang devil eh. O basahin natin isang talata. Ah. Ayon dito sa talata na to. Sinesearch ko lang mga men. 'Di ba? Sa ikalawang Korinto 11:14. Ang sabi dito, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapanggap na isang anghel ng liwanag. 'Di ba? Trabaho na talaga ng devil ang magpanggap. Well, ito biblically speaking lang naman 'to. Kaya ko nasabi 'to, nag-mention si Master Gala nang tungkol sa Bible eh. 'Di ba? So sa makatwid, kailangan din natin siyang ano, sagutin ang tungkol sa Bible. Ngayon ang tanong ko, kung naniniwala ka pala sa Bible, ba't nag-ghost hunting ka? E, bawal sa Bible 'yon. 'Di ba? O bakit ano, best friend mo si Sir J. Kustura, e, bawal sa Bible ang manghula? 'Di ba, men? So asan ang prinsipyo natin when it comes sa Bible? Kaya mas maigi itong mga Bible na 'to, alisin na natin 'yan. 'Di ba? Tsaka yung minimension dun sa passage mo, hindi naman ano yun eh, hindi naman kaluluwa ng tao yun eh. Diba? Kung mababasa mo dito, oh, when he was come to the other side into the country of
Jerjesin. Tama ba yung ano? There met him two possessed with devils coming out of the tombs. 'Di ba? Mga devils 'yon, man. Hindi ano. Kasi nga inulit ko yung kung yun ang gagamitin ng logic, lahat naman ng ano eh, lahat naman ng lugar, may espiritu naman ng devil. Kaya nga may nakakagawa ng bad things kahit sa ang lugar, kasi nandun talaga yung espiritu ng devil. 'Di ba? Wala namang ano eh, wala naman talagang pinamumugaran yung mga yan na specific na lugar eh. Anyway, pagpatuloy na natin 'to ano. Hindi, I have nothing against sa mga ghost hunter. Kaya lang, pag nag-mention ka na regarding sa Bible, kung hindi mo rin lang susundin lahat ng nasa Bible, inutil itong reference na binibigay mo. Meron po talaga. Hindi naman, pero wala naman siya sinabing wala. Pero may mga possible ma-encounter. At ito pa, wait lang. Ang minimension kasi ni ano, ni Sir Ed Kalawag dyan, Sir Master Gala, yung typical na kaluluwa ng isang tao. Hindi naman ano eh, hindi naman devil yung inaano niya eh. Yung pagka-mention sa Bible kasi circumstantial 'yon. 'Di ba? May ano ba yung nakalagay do sa Bible verse na binigay mo? 'Di ba? Country of Gergesene, there met him two possessed with devils. May na-meet siya na ano na napopossess ng dalawang devil coming out do sa tombs. Hindi nangangulugan, lahat ng sementeryo ganyan na. Circumstantial lang yan. Parang ganito yan, men, ano. Dito sa daan sa harap namin, may nangyari na, ano, na barilan. Pero hindi naman nangangahulugan na lahat na lang ng daan na madadaanan namin na ikatulad nitong daan namin na may nagbabarilan din. Nagigets mo? Diba? Parang ano lang to, circumstantial lang to eh. Nagkataon lang na dun sa lugar na yon may na-meet siya na possessed ng devil na umangat do sa tomb. Well, in reality, totoo naman yung sinasabi mo ano, na may possibilities naman talaga na mayroong espiritu kahit ano. Yan ay depende do sa history ng lugar. Diba? Pero typically, kung yan ay cementeryo lamang na wala namang special na nangyari dyan, katulad na minimension ni Sir Ed Kalawag na walang minasaker or ni-rape dyan na pinatay. Diba? Nonsense na puntahan. Regarding doon, meron po talaga. Hindi naman, pero wala naman siya sinabing wala. Pero may mga possible ma-encounter. At ito pa, wait lang. Cementeryo po ay haunted talaga ever since. Or yung mga cementeryo ay nagkaroon ng crimes. O yung mga malaking na pangyayari sa loob nito. Like mayroong pinatay sa loob ng cementeryo, may ginahasa. Di ba? Tama, di ba? Oo, tama. Oo, pero ako mostly, lahat halos din ng vlog ko tungkol sa cemetery, inaalam ko muna yan kung merong mga story dyan na nangyari at kung actually yung safety ng cemetery, kung okay ba itong pag-vlogan. Hapon pa lang nagpupunta na ako dyan, inaalam ko sa mga paligid o sa mga taong makakausap ko na malapit dyan at yung mga nagtatrabaho din dyan, mga supulterero, mga nagtitinda ng bulaklak, ng mga kandila. Ay, inaalam ko muna. At yung mga pwedeng story na kakaiba na may kinalaman din sa mga crimes. Kasi mahilig nga po akong makinig ng mga storya. Kung naaalala nyo po yung binlog ko sa Mindoro na isang babaeng uminom po ng gasolina, sinindihan yung kanyang sarili at tinapos ang kanyang buhay sa sementeryo. Yung mga ganyang senaryo na may kinalaman po talaga sa ano, yung sinabi po ni Sir Ed is mostly ganyan po yung binablog ko. At yung mga sikat, yan yung mga sikat, yung mga ano. Pero ano, not necessarily, ang sinasabi ni Sir Ed Kalawag, hindi porkit cemetery ay haunted na agad. Diba? Yung applicable naman sa lahat ng lugar yan eh, yung kinikwento ni Master Gala eh. Pwede kasing kahit dito sa bahay namin, may magsunog dito, may uminom ng gasolina, o diba? Hindi lang naman ano eh, ang ano to kasi doon, generally speaking kasi, when you say cemetery, ayon sa pananaw ni Sir Ed Kalawag, eh hindi naman talaga haunted yung mga yan. Kasi yan ay tapunan lang ng katawan. Wala namang imprints doon eh. Hindi po ako kasi nagbibisit lang. O, ayun, ulitin ko rin, ako hindi naman ako visit-visit lang din, explore din talaga. At kaya nga sinabi ni Sir Ed Kalawag, di ba?
na ano daw at yung may mga ang pagkakaalam niya kasi ganun yung content mo. Nakita ko po yung videos niya na into visiting cemetery. So nanatili po sa isip ko na iyon yung talagang content niya. Yung reason ko kung bakit ayaw kong makipag-collab kay Master Gala kung ang gagawin namin ay pagpunta lang sa sementeryo. Yun nga po eh, naging miscommunication eh, na dapat din, hindi ko nalaman. Ang point ko po rito kasi Sir Ed, nakakulab nyo po yung taong yun na sa kanya ko pa nalaman, ayun po sana pinpoint din natin sa sitwasyong ko eh. Mm. Yung sa side ko din po, kasi hindi lang naman po ako ang ano dito, kayo din po eh. Kasi dapat nga po hindi niya na binanggit yung pangalan. Bakit? Bakit ano? Bakit kailangan hindi ko mabanggit yung pangalan ni Sir Ed Kalawag? Pag-aari mo? Eh, na-mention mo rin si Sir Ed Kalawag doon sa vlog. I'm so sorry kung nakapagtaas ako ng boses ko ha. Tira mo nangyari dito. Nalaman. Ayun po sana pinpoint din natin sa sitwasyong ko eh. Yung sa side ko din po. Kasi hindi lang naman po ako ang ano dito. Kayo din po eh. Kasi dapat nga po hindi niya na binanggit yung pangalan nyo din eh. Siya nga po nag-call out din po ng pangalan nyo, diba? Ano kinall out ko kay Sir Ed Kalawag? Actually, kinall out ko nga si Sir Ed Kalawag noon. Kaya kami nag-collab niyan. Kasi may video yan na pinagdudahan ko dati. Diba? Kaya nga nagkaroon kami ng collaboration niyan eh. Well, ito, man, wala ka sa karapatan magsabi na dapat hindi ko binanggit ang name niya. Kaya ako nabanggit yung name niya, binanggit mo din sa video na yon. So nagkaroon ako ng flashback na oo, na ikwento sa akin ang management nito, may dahilan kung bakit hindi makipag-collab sa kanya. Nagets mo? Wala namang malis dun sa sinabi ko na yun eh. Meron lang reason kung bakit hindi makipag-collab sa'yo. O anong ano doon? Anong masama doon sa sinabi ko? At kung yung reason na yun, o may reason pala, ay di kontakin mo sila. Ano po yung reason na sinasabi na ito? Or isa pa, ganito dapat ang ginawa mo, Master Gala. Since na nakita mo yung video ko na yun, di sana pinlay mo yung video ko. Nasabi mo, o, Sir Ed Kalawag, ano yung sinasabi nitong reason? Kung bakit ayaw mo makipag-collab sa akin or hindi ka makikipag-collab sa akin. Diba? Hindi yan nangyari, nag-assume ka kagad na kaya hindi makipag-collab kasi iniisip ni Sir Ed Kalawag na peke ka. Diba? Nag-assume ka kagad. Tandaan mo, nasa social media tayo lahat. Lahat ng mga nangyayari dito ay kagagawan mo rin lang naman. Come on, Master Gala, ano ba? Sorry ah, hindi ako nakikipag-away. Medyo na nagdilim lang talaga ang paningin ko nung sinabi mo na sana hindi. Ikaw pwede mag-mention kay Sir Ed Kalawag, ako hindi. Come on. 'Di ba? Nakakolab nyo. Dapat nga po maano din kayo sa kanya, mag-react din po kayo sa kanya. Although may mga reaction kayo dito sa kanya, pero sa akin, sir, ano 'yun eh, yung pag-aano niya, kumbaga parang sa kanya nagmula yung ano eh. Yung gulo, charot. Bakit? Sa akin? Ano? Sa akin mo? Hindi, nag-charot naman siya eh. Alam ko naman nagbibiro. Pero kung hindi, gawin natin seryoso ano, yung sinabi niya dito. Sa akin daw nagsimula yung gulo. Kumbaga parang sa kanya nagmula yung ano eh. Oh. Yung gulo, charot. Hindi, joke lang ha. Oy. Joke lang naman. Pero hindi, granting ano, dun tayo pupunta nung sinabi niya na sa akin nagsimula ang gulo. Sige, yun doon ang gulo. Paano sa akin nagsimula ang gulo, sir? Hindi naman ako nagsabi na kaya ayaw makipag-collab sa'yo eh namimeki ka. Ikaw yung nagsabi niyan. Ikaw yung nag-isip niyan. Hindi ako. Diba? Hindi ako nagsabi niyan. Sinabi ko ba doon na ay alam mo kaya ayaw makipag-collab ni Sir Ed Kalawag sa'yo kasi peke ka. May sinabi ba akong ganon? Ilang beses mo nga nireplay yung video ko eh. Hindi, alam mo, sa totoo lang, tagilid ka dito, men, pag magkakaroon ng legal battle dito. Ang daming inaccuracy na sinabi mo dito eh. Katulad ng sinabi mo ka mo, sinabi ko ayaw ni Sir Ed Kalawag. Wala namang sinasabing word na ayaw eh. May dahilan kung bakit hindi makikipag-collab sa'yo. Diba? Tapos yung, ito pa, yung sinabi mo pa na ako yung dahilan. Paano ako naging akong dahilan? Ako ba yung nagsabi nung reason? At sinabi ko ba yung reason? Ano? Dahil, anong tawag dito? Dahil, alam ni Sir Ed Kalawag na namimeke ka? Ikaw yung nagsabi nun, min eh.
Nag-assume ka nga eh. Di ba? Wala sa amin lahat ang fault. Ikaw yung nag-isip ng sa sarili mo. Sorry ha. hindi po sa'yo. Ano, biro lang yun. Yes, I do get naman. Ano lang? Dumako lang ako if ever na yun man. Okay lang yun. Walang problema. Let's say, parang iba lang yung way ng pagkakasabi niya na ganun. Nee, siguro, naisip ko ano, yung pagkakasabi ko kasi parang nang-aasar. Siguro. Siguro, kahit sino naman siguro mapapraning. Eh, siguro kung sa akin din ano, kung sa akin din mangyari 'yun siguro. Mapapraning din ako doon, men, 'di ba? Pero wala eh. Ang labanan din kasi natin dito yung technicalities eh. 'Di ba? At sana mas alam mo yung laro na 'yan kaysa sa akin. Kasi ako bago pa lang ako, men eh. Ikaw kailan ka ba? Tsaka ikaw 741,000 ka na, men, oh. 'Di ba? Dapat yung mga ganito, veterano ka na dapat sa mga ganitong issue. 'Di ba? Recently, sabi sa akin ng aking team na into ghost hunting na rin pala siya. Na meron na rin pala siyang content na ganun. Mm-hmm. So, I'm sorry for that, Master Gala, dahil hindi ko talaga alam na meron ka na palang content. Ay, no need to sorry. No need to say sorry, sir. Nakahiya, no? Na talaga yung nangyari sa atin. Sir Ed Kalawag yung plano. Na-assist ko po na the way kayong mag-ano kasi ang tingin sa akin ng ibang iba dyan na hindi raw ako, mayabang daw ako mapag, hindi raw ako, parang mataas na air, lumaki daw ulo. Wala na akong pakialam sa tingin nyo sa akin dahil mas kilala ko po yung sarili ko at yung mga taong nakasama ko at natulungan ko rin. Kaya wala, kung ano man yung mga nababasa ko dyan, mag-comment lang kayo nung mag-comment. Hindi naman ako tatablan dyan dahil alam. Natatablan kami ni. Kaya nga ganyan ka mag-react eh. Diba? Tsaka yung sinasabi mo na ano na yung mas kilala mo yung sarili mo. Yes, totoo naman 'yon. Kaya lang syempre hindi mo maiiwasan na magkaroon ng opinion ng tao tungkol sa iyo. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, Mina, to tell you the truth, I'll be honest, mayabang talaga yung dating mo nung time na 'yon. Ako, I don't care kung sabihin niyo na mayabang din ang dating ko, yun naman talaga yung tingin niyo, ano magagawa ko? Hindi ko naman mababago 'yon. 'Di ba? Pero yung nangyari na, you have to accept. Mahangin ka nung time na 'yon, sir. Master Gala. 'Di ba? Yung the way mo na sinabi na hindi ko kailangan ng, may sinabi ka doon eh na parang hindi mo kailangan si Sir Adcolog dahil do sa ano mo, do sa ginagawa mo. Parang ganoon, no. I-replay niyo na lang yung sinabi ni Master. Na-react ko yata 'yon, men. Sa reaction video ko, panoorin niyo 'yon. 'Di ba? May mga times kasi doon na naramdaman namin as an audience na parang mas above ka kay Sir Ed Kaluwag. Yun yun. Alam ko sa sarili ko kung sino ako. Yung pagkaalam mo sa sarili mo, hindi naman nakikita ng publiko yun eh. Diba? Ang nakikita lang naman namin yung actions mo. Eh, ito nga, kahit alam ko sa sarili ko na hindi naman ako naninira, ang tingin pa rin ng mga tao sa akin, naninira ako eh. Di ba? Ito ha, last na talaga to, na regarding to, para matapos na tong issue, pinaliwanag ko lang din naman yung sa side ko dito sa mga ibang nasabi din ni Sir Ed sa kanyang pahayag about me. Places o sa mga other places, siguro this part is my fault na hindi ko sinundan yung recent videos mo. Eh, hindi po sa ganun. Hindi po sa ganun na sinundan dahil hindi mo sinundan yung video ko or ano. Ang point doon is na miscommunication lang. Yun lang po. Wala pong ibang ano. Hindi daw kami nagre-reply. It's yun. Regarding the management o yung nagmamanage po ng aking social media. So, ang reason po kung bakit dinadirect ko kapag ang query o inquiry ay tungkol sa collaboration, dinadirect ko o sinasabi ko na nag-message directly dun sa aking official FB page para yung management ko po ang mag-interact sa kanila at for the reason na nagkakaroon po kami ng screening, inaalam po na wait kami lang, punto par punto. Wait lang po ah. nag-comment din ako nitong doon sa post ni Sir Ed. Hindi ko talaga alam
na kung paano po ma-message siya, or nagtataka din ako, hindi lumalabas yung message dun sa page niya. At yung sa akin din, yung ibang subscriber naman, nag-PPM sa akin, nakakapag-PM. Yung iba naman hindi. Ewan ko ba sa Facebook ang ano eh. Kung ano ba yung content na magiging beneficial for both sa akin at dun sa makikipag-collab. Okay. Hindi rin po kami after dun sa mataas na followers o subscriber. Actually, meron po kami isang tinanguan. Ngayon ay nasa Europe pa. Well, imagine niyo yung subscriber niya, hindi naman po ganun kalaki. Nagsisimula pa lang siya. Same as mine. Since meron kaming common ground, na we're both into proving the existence of paranormal, eh inaccept po namin yung collaboration. Yun nga lang, hindi po nangyari dahil hindi po siya naka-uwi, hindi siya nakakuha ng bakasyon. Pero still, open po kami for collaboration. So yun nga lang po, sabi ko nga, dadaan po sa management kasi gusto namin maging malinis, maayos, at beneficial for both ang collaboration na gagawin. Hindi ko alam yung meaning dito ni Sir Ed na beneficial for both. Siguro baka merong mangyayari. Prangka lang po ah. Merong baka siguro pagdating din sa earnings ng video. Ay, hindi regarding doon. Maliwanag naman yung sinabi ni Sir Ed Kalawag na hindi naman niya after sa ano eh. After sa views. So, meaning hindi yun yung earnings ng YouTube. Ganito kasi yan, Sir Master Gala. Noong nag-ano kami, maraming nasa kabilang kampo ang nagsasabi na bakit ano, nag-Aiko ka na. Diba, nag-guess niya na si Aiko, bumaba ka pa kay Bungo. Diba? Yun ang sinasabi kay Sir Ed Kalawag noon. Ang ano kasi dito, when yung sinabi na beneficial sa magkaparehas na ano, ganito kasi yan. Merong magko-collab na pwede niyang exclusive sa channel niya na i-upload. At sa channel ko, alimbawa, nung nag-collab kami dalawa ni Sir Ed Kalawag, di ba? Ang nangyari kasi niyan, may video si Sir Ed Kalawag na ano ko eh, na komentan ko before. Napanood niya ako. Then tinawagan niya ako, gusto ko yung ginagawa mo, nagki-criticize ka, bla 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 bla. Yun ang sinabi sa akin ni Sir Ed Kalawag. Ngayon, kung gusto mo, invite kita. Actually, manager yata ni Sir Ed Kalawag yung nagsabi sa akin, invite ka namin na para makita mo talaga. Eh, syempre, nag-agree ako. Ngayon, in exchange naman, para beneficial din sa akin, ang pagkikita namin dalawa ni Sir Ed Kalawag, aanuhin ko naman yung ano, yung sa advocacy ko naman na i-expose yung mga peke na ghost hunters. 'Di ba? Yun naman ang iaano ko sa advocacy ko. Nagigets mo? So, nag-benefit ako doon. Ako kahit sa tingin mo, wala naman ako masyadong kinikita dito eh. Alam nyo ba? Hindi naman ako masyadong kumikita dito sa YouTube eh. Pang kuryente ko lang to, tsaka pang bayad ng internet eh. Doon nasa YouTube, akala nyo ba nakakabili ako ng mga malulupit na bagay dito sa ano? Hindi. Wala naman ako masyado na benefit dito. Pero yung ang gusto ko mag-benefit kasi sa akin, yung advocacy ko. Kasi kadalasan, ang puna sa akin, ano, ba't ka puna ng puna sa mga ghost hunter? May alam ka ba sa ano? May alam ka ba sa spiritual? Wala kang alam sa spiritual. O, dahil yan lagi ang pambara sa akin, kung may alam ako sa spiritual o wala, edi ito na yung chance na dyan na si Sir Ed Kalawag. O, si Sir Ed Kalawag ang tanongin natin. Kung totoo ba yung videos nyo o hindi. Dahil ito, synonymous si Sir Ed Kalawag sa ano eh, sa mundo ng paranormal eh. Kaya yun. Kalang, hindi ko po sure, ay magkakaroon ng hatian, which is okay sa akin. Hindi yun. Ano naman yun? Di ba yung dating kay Master Gala, pera talaga, ano? Hindi, kasi yun ang na-mention niya, baka mamaya. Hindi ko sinasabi mo kung pera si Master Gala, ha? Kasi dating sa kanya yung hatian ng ano eh, di ba? Yun eh, kumbaga hindi na yun ang tinitingnan natin eh. Yung mangyari yung collaboration talaga na pagdating ng panahon, if God's will, matutuloy naman ito. Pero kung hindi po talaga, wala naman po akong magagawa. Pero bukas naman din ako sa makakulab kayo at ma-meet in person. Sa totoo lang po, hindi ko naman po dapat gagawin itong video na to. Una-una, wala naman po kami kinalaman
dun sa issue regarding the content creator. Oo, wala po kayong kalalaman pero inano kayo. Binanggit po yung pangalan nyo. Gusto nyo makipag-collaborate kay Sir Ed Caluwag. So, bakit ikaw hindi ka rin ba nagbanggit? Pati nga yung ano, yung tito mo, binanggit mo rin eh. Nakwento sa akin, Master Guy. Secret. May reason si Sir Ed Caluwag kung bakit hindi makipag-collab sa iyo eh. Din nung content creator na yun na parang na-provoke din ako at yung mga ibig sabihin niya, hindi ka sanay sa social media. Kung madali ka ma-provoke sa ganyan. Actually pwede ka nang ma-provoke pero pag-iisipan mo yung ginagawa mo dapat. 'Di ba? Wag mong anong nangyayari kasi min sinisisi mo sa ibang tao yung mga bagay na ginawa mo eh. Dapat alam mo dapat yung laro ng social media. Kung napanood na nag-reacts sa video ni Master Gala. Kaya lang na-call out po kami. Na-call out mismo yung pangalan ko na mention at nasabi na ayaw kong makipag-collab. May reason si Sir Ed Caluwag kung bakit hindi makipag-collab sa iyo eh. Sana po Paulit-ulit yung piniplay yung ano yung part na yun ano. Wala naman napapatunayan yun eh. Diba, men? Pagpatuloy. Ang tinutukoy ni Sir Ed Caluwag na sinabing ayaw. Ikaw yung nagsabi na ayaw. Pero wala akong word na sinabing ayaw. Binitawan yung ganung salita, eh, hiningi muna yung panig namin. Again, hindi naman po namin sinasarado. Oo nga po, Sir Ed. Sinabi nyo na talaga na ayaw yung... Sinabi nyo naman po, inamin nyo naman dito sa video na kaya nyo nga po ako ayaw makakolab. Hindi nga. Kasi nga, yun nga yung sinasabi mong sinabi ko. Kaya yun yung sinagot ni Sir Ed sa'yo, men. Ay, magkaiba nga, isang akala nyo kasi sementeryo lang ako or lately nyo lang nalaman, di ba? Kaya nga, word na ayaw. Wala naman po kung sinabing, ang sabi ko naman po is ayaw, ibig sabihin, oh. Ayaw. So, ang... Hindi, nag-explain. Master Gala, nag-explain ka na ano eh, na yun din yun eh. Men eh, tinan mo ha? Isang akala nyo kasi sementeryo lang ako or... lately nyo lang nalaman, di ba? Kaya nga, word na ayaw eh. Word na ayaw ka mo. Eh, wala naman yun sa sinabi ko eh, yung word na ayaw eh. Nagbase lang din si Sir Ed dun sa, ano, dun sa sinabi mo. Wala naman po kung sinabing, ang sabi ko naman, oh, wala naman daw sinabing, may sinabi kang ayaw. Ayaw, ibig sabihin, ayaw. So, ang siguro ang dating sa inyo ayaw. Na, ayaw lang or... Ewan ko basta ganun or de, hindi ko lang gusto yan si Master Gala. Hindi po ganun ang meaning ko. Ang ibig ko sabihin doon, nagbase po ako doon sa sinabi nitong nag-comment, nag-upload, react na kakolab nyo, na kaya ayaw ni Sir Ed yan. Ay, gumanon pa siya. Pinigil niya yung sarili niya. Kasi nga, wala akong karapatan magsalita kung ano yung ayaw sa'yo ni Sir Ed Caluwag. So, si play mo na naman ako. Nakwento sa akin, Master Guy. Secret. Basta may reason si Sir Ed Caluwag kung bakit hindi makipag-collab sa iyo eh. Yun lang naman yun eh. Doon lang tayo pero hindi, ano bang masama do sa nasabi ko na yun, man? Alin ba yung mali doon? May reason naman talaga eh, yung sinabi yung reason oh. Ano mali doon? Wala naman, 'di ba? Bakit naman po kung ayaw niyo sa akin? Ang dami mong cut doon sa video mo, Sir Master Gala. Ibig sabihin, may mga nare-realize ka na butas doon sa sinasabi mo. Ang dami eh, ang napapansin ko ang dami mong cut eh. Bakit pa po kayo mag-aano dito, no? Mag-aano ng panahon na i-mention pa ako, 'di ba? So maganda nga po 'yung nangyari na 'to na both. Hindi siya 'yung ano, hindi siya 'yung nag-mention. Hindi siya 'yung nag-mention sa iyo. Ang nasabi niya lang yung content sa sementeryo. Nag-mention sa akin yung management kasi due to technical aspect nung nature nung expertise ni Sir Ed Caluwag. Sites ay naipaliwanag natin yung mga sites natin kasi hindi ko po talaga intention din eh. Binitawan yung galong salita, hiningi muna yung panig namin. Tama, okay. Tama. Hindi naman po namin sinasarado ang pintuan for collaboration. Open po rin po ito. Provided na both parties ay magiging beneficial.
ang ibig ko mong sabihin, makikinabang ang aming team sa collaboration for our content, at the same time, ganun din yung makikipag-collab sa amin. Correct. Makikinabang din. Okay. So, alam ko naman po na yung mga supporters ni Master Gala, possible binabash din po ako. Well, ganun din po yung honestly, supporter nyo rin. Yung bashers po, binabash din ako niyan. In between meals ko na yan. Kung agahan, pakalit, yes. Hamunan, minsan midnight na ko pa yung bashers. Kaya hindi po ako apektado niyan. In my 8 years po sa mainstream media, halos na 9 years na rin po ako na lumalabas sa GMA. Sari-saring bashers na po yung na-encounter ko. And alam naman... Wala pa sa YouTube. Sa mundo ng social media, hindi po mawawala yan. At para po sa inyo lahat, wala po akong issue sa inyo. And again, si Master Gala naman po ay nagbigay na rin po ng kanyang statement at nag-apologize na. Master Gala, wala po tayong problema. Apology accepted. Kaya ko lang ginawa itong video na to is to give kung ano naman yung punto na meron kami. And sana po, after nitong ilabas namin itong video na to, matapos na yung issue. Dahil wala naman talaga ang issue. Yes. Wala naman talaga. Kung may collaboration, magkakulab po tayo. Let's do it on a common ground. Let's do it na maayos. Yan, narinig nyo guys. Na kapakipakinabang para sa lahat na makakapanood nito. Yeah. So yun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Again, ito po si Ed Kaluwag. Sir Ed, maraming salamat po muli sa iyong mga pagpapaliwanag din ng iyong side. Yan, gaya nga ng sinabi ni Sir Ed na sana matapos na nga po ito. Ito naman ginawa ko nga lang po itong video na to, at kung napanood niyo yung umpisang na sinabi ko na nag-disclaimer ako is hindi naman ito para mag-away kaming muli. Kundi ito ipinaliwanag ko lang sa side ng video na ito na in-upload din ni Sir Ed. Maraming salamat sa mga subscriber natin diyan. Magkita tayong palagi o magkita tayong muli sa mga bago nating video, mga nakakapangilabot din na storya sa mga sementeryo. Oo, yan, yung mga iba nag-comment. Akala ko ba wala nang sementeryo yan, but ang dami ko pa nakikita video. Inuubos ko na lang po yung mga ibang na-shoot ko. At recently, meron po akong na-vlog na isang sementeryo dito po sa Mindanao. Abangan nyo po mga master na may nakakapangilabot pong na-discovery tayo. So yun lang, sana magsilbing aral din to sa bawat isa, at sa akin din, lalo na sa akin, na huwag tayong maging padalos-dalos talaga sa mga narinig lang natin, at yung pagiging totoong tao natin, bawas-bawasan natin minsan, dahil hindi lahat ng makakaharap mo ay totoo. Yun lang, maraming salamat at God bless you all. See you sa susunod ng mga video natin. Ano yung hindi makakarap eh, laging totoo? Ano naman yun eh, given naman na yun eh. Anyway, dito sa story na to. Ako, para sa akin, ano, sarili ko opinion, mas maganda hindi niya na sinagot eh. Kasi tuldok na yun eh, stop na yun eh. Kaya lang, di ba, siguro ang iniisip ni Master Gala, ang gusto niya kasi dito, ito feeling ko lang, maaring mali ako, ang gusto kasi ni Master Gala, siya yung nasa ibabaw. Di ba? Siya yung magko-close ng ano, eh ang problem, eh ito na yung nangyari, di ba? May mga inaccuracy na, inaccurate na nabitawan si Master Gala, na para sa akin hindi sumuwak dun sa explanation niya. Anyway, mga kababayan ko, ito lang naman ang masasabi ko dito. Maraming salamat po. Bye-bye. Gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa akwiran. Panatili.